Masakit ang lahat. Masakit lahat. Kung gano'n ka, balikat, tapos mga buhok, tapos lumbar ko. May lumbar arthritis ka. May lumbar arthritis ka? Oo. Ano paano nyo nalaman? Ano, nagpa-in-x-ray yan. Matagal na. Matagal na yun. Alam niyo ibig sabihin nun? Pag meron kayong lumbar arthritis, doon tumama. Ibig sabihin, yung may mga nakita sa inyo yung mga osteopites. Kaya tinatawag na. Kaya lalabas yung ano, yung osteoarthritis sa lumbar. Makikita ang kayo ng mga osteopites. Yun yung mga extended na tuntubong maliit na po. Kaya pag meron ka nun, prone ka sa back pain. Mabilis kang magkaroon. Tingnan mo yung ganito niya. Pagka kanyari, pagod siya. Basta, ano, parang namamapal. So, matigas pati bawat kilos mo, bawat ulo. Eh, tapos ano pa to, diabetic din. Diabetic ka rin? Meron eh. Kaya yung mga nerves niya, baka pwedeng, di ba? Ganito, ang diabetes kasi syempre, kalaban natin dyan dugo, yung paglapot ng dugo natin. Ang pinakasikreto dyan, kahit papano, hindi mo naman kailangan magtatakbo, hindi mo kailangan magpakapagod. Walking lang, kung nangyari, break time mo. O sabi natin, bago ka magpagod. Nagbubuhat yan ng bigas. Eh ano pa yan, hypertensive din. May maintenance na yan. Pero controlled naman yung kanyang ano, yung kanyang BP. Hindi, ang sikreto lang talaga dyan, kahit maraming doktor na ano ngayon eh, ang sikreto talaga dyan, kailangan nag-i-exercise tayo. Yun lang, tapos tubig, tapos magpapak-papak tayo ng mga gulay-gulay, prutas, yung dahil cucumber. Pinot. Yan. Tapos niya, sir. Okay lang. Mag-jacket ka lang na ano. Yun ang pampatanggal ng ano, pampaganda ng blood circulation. Kasi pag diabetic ka na, possible na ma-stroke ka, yung lalang hypertension na yan. Nagkakaroon naman ng hypertension pag hindi na maganda yung ano mo, blood circulation mo. Pag nasobrahan ka sa pagod, possible na ano ka. Yung hindi yung pagod, yung stress ka, puyat ka, possible na ma-stroke ka. Hindi kasi ito, nagda-drive siya ng truck, wala siyang driver, siya mismo buhabihay ng bigas. Oo, oh, sir, kailangan mo na ano, kailangan ko mo. Hindi mo kailangan tapos magpaka... Tapos mag-ano pa siya sa tindahan. Hindi mo kailangan magpaka... Baka mamaya, matulog. Mayroon kang chance na ma-stroke. Kuha ka ng boy. Mayroon nga, mayroon. Kaso, tinatrabaho. Iba pa rin talaga pag hands-on eh. Kaso, kapag sisiyan mo yung sobrang pagod puyat mo, baka magkaroon ka ng yung pumama, biglang tumama yung hypertension eh. Yung biglang flow ng ano, doon kasi nagkikreate ng stroke. Yung hindi kayang i-accommodate ng mga brain nerves mo yung palo ng dugo. Nag-under ko pa yan ng therapy nung last month lang yata yun. Kasi meron sa kanyang sumakit dito na parang sciatica pain yata yun. Tapos nahirapan niyang maglakad. Normal yun. Normal na yun sa ano, pagka meron kang osteoarthritis sa balakang. Bigla kasing tatamaan yung disc mo eh. Huwag ka lang magbubuhat ng mabigat. Hindi ka patagilin. Ay, nagbubuhat tayo yan eh. Bigas. Para patulong ka na sir. Hindi ko pwedeng ipigay mo sa lahat yung ano mo. Huwag mo ipagkatiwala lahat sa ano mo. Meron ka na nung... Ang osteoarthritis kasi paghina ng mga buto. So yung lumbar arthritis na yun, yun na yun? Oo, ito yung ibig sabihin ng lumbar arthritis ganito. Ganito, itutor na ganito. Osteopites. Siyempre, pag may osteopites ka, mabilis, ito yung normal disc, oh. Mabilis maipit yung ano mo, kaya nakakapal minsan yung ano mo eh. Tutulak kasi yun sa mga spinal nerve. So, yung spinal nerve, yun yung ano. Kaya ang batay, kami nasa. Baka may warning, baka may lindol na naman. Pero ang sagot lang dyan sa exercise, relax lang. Magkakain ka ng ano, sir, pipino. Yan ang nagkaharap ng bangalay dito. Bakit? Nung ano yan dito, maglalakad ako para mapupulit yung laman. Yun. Yun yun yung sciatic nerve, di haya ka sir. Tapos binigyan siya ng pain reliever. Hindi na tumalam, malakas na yung binigay. Tapos hindi niya natinuloy yun. Tapos
Tapos nag-undergo siya therapy nga. Nakuha naman sa therapy, kaso hindi na niya tinuloy-tuloy. Hindi kasi, nakuha na. Bumabalik lang naman yung pag nagbuhat ka ng mabigat. Kasi nga yung dis problem mo, nandyan na. Nakita na may osteoarthritis ka sa lumbar. Yung osteoarthritis kasi sa lumbar, parang yung tuhod, di ba, ina-arthritis tayo. Minsan di tayo makalakad sa sakit ng tuhod. Ganon din sa balakang. Hindi ka rin makatayo ng basta-basta kung talagang naipit yung dis mo dyan. Ang pinagkaiba lang ng tuhod sa lumbar, meron tayong tinatawag na disc annulus disc, na yun ang iipit sa sciatic nerve natin pag ganun naman yun. Kaya maximum, mamamanid-manid dito mo maabot pag ganun. Parang sabi niya parang may mapupunit na laman. Sciatic nerve yun hanggang paa yun. Yun yung dilong, yun ang pinagkaiba ng tuhod sa ano. Meron tayo pang sciatic nerve at annulus disc na maiipit. Diba yung mga nakikita niyo may arthritis sa tuhod? Hindi makalakad na maayos. Hindi ba ito pew ano? Kasi sa kapal nung ano, tumubong purines or yung ano, osteoarthritis. Patraksyonin lang natin. Yan ang ano, yan ang mas makindi. Yan yung kaya kang lumpuhin yan. Mas mamamanit yung mga ano mo. Pero pag dito sa muscle na to, ispasal na yan, hapus lang ang pagmamahal na tanggal yan. Yan lang yun mo na may pausa pa. Yun, oo. Oh. Lagi. Sa kakapanood, niya sa tape. Malaking bagay yun. Maniwala kayo. Naaawat yung pagsibir. Kasi pag nagsibir yan. Lagi ka yun lang ang lagi pamahal. Kasi siya ayaw nyo na maiinom ng pain reliever mo, kung ayaw niya. Talagang hindi po pwede yun kasi nga binabawal din ng doktor yun eh. Kasi yung kid. Ganun to, ang nangyayari kay sir, siyempre, may tama na yung disc niya eh. May tama rin yung vertebrae niya. Yung lumabas na osteopites ay yung tinatawag na osteoarthritis, yun yung tinatawag na sira na yung ano niya. Sira na yung vertebrae niya. Siyempre, pag sira yung vertebrae mo, automatic maiipit mo yung annulus disc mo. Pag naipit yung annulus disc mo, tatama yung sa sciatic nerve na binabanggit mo kanina. Yung sciatic nerve naman, hanggang dito yan, pag ganito, hanggang pa yan. Kaya minsan nararamdaman niya, parang may pumipigil, may humahatak, may hindi mo maintindihan na parang may gumaground-ground sa ano mo, sa paa mo. Parang may maiksing nerve na parang mapuputol. Pantayon mo, parang sikip na sikip eh. Ganun yun. Kasi nga yung impingement. Pero tuturo ko sa yung mamaya technique para... Ano naman yung hamstring? Hamstring dito yan. Parang pinupulikat yun dito yan, para mahigpit. Yun ang hamstring. Nararanasan niya rin yun. Kaya ng ano yun? Kaya ng haplos ng pagmamahal yun? Ihaya kasi. Haplosin mo na ng pao yun yung hamstring. Mga biglaang kilos lang yun. Tawag sa akin yung hindi ako na paliwa. Tapos yung dalawa nito. Mamasage ko pa yan sa taas. Kung may sa dibdib yung... Masakit ba yung hindi. Pero nasa tingin. Exhale. Sarap. Yung kanapin. Sa mga hamstring naman, ang sagot lang dyan, stretching. Kagantihin mo lang yung ano. Hindi sunod-sunod kasi medyo masakit yan. Iniinat lang yan, nasaplosan mo lang. Katuloy dyan, nakaplosan lang. Pwedeng mauna yung haplos. Pwedeng mauna yung inat, tapos haplos. Basta, ang mahalaga dyan, the stretch sa hamstring. Pag nag-i-stretch ka ng ganyan, kaluhan mo naman yung sarili. Ang kasunod niyan, kasi siyempre, sakit din yan sa stretch. Kailangan naman yan, mainit. Ano ba yun? Anong gun massage tayo?
Okay lang ba yun? May ano yun ha? May power na ano yun. Oh, may number. May number yun. Baka di kayo marunong dun. Malamog din yung muscle nyo. Kaya kailangan. Huwag mo. Ito siya tinutodo niya minsan. Ano lang yun? Ganun-ganun lang yun. Kailangan marunong ka rin gumamit nun. Hindi pwede. Siyempre, yung mga nag-a-advertise, marunong yun eh. Kasi therapist sila. Pero tayong mga hindi therapist, masakit pa eh. Hindi mo naman siya pagtapos mo, lamog na lamog yung muscle mo. May pasa na. Kaya nga, ano nyo rin, tansahin nyo rin. Pag gano'n ang ano nun, hindi yung sa portion lang, nilalamog mo yun. Subukan mo, lamogin mo yan pagtapos. Sakit pa eh. Diba? Hindi, naging healthy. Ikaw yun ang nagdusa. Okay, upuha sa'yo. Area na matigas sa tenga niya. Ito nga, parang bato. Oo, yan. Ito, nagkabukol yan dati. Nagkaano yan ito, hindi niya na pinaano yan. Parang naging lechon na nung... Pero ito, parang hindi niya kawali. Oh, tigas, namagaya siya, sakit. Tapos pinapilin namin yan sa ENT, sabi, tinihinahanapan ko, yung butas Kasi doon mag-i-entry yung, di ba, minsan nakakapanood tayo sa mga Facebook, YouTube, yung parang may tinitiris may lumalabas sa mga ingredients. Wala naman pa eh. Wala naman eh. Wala. Pero basta tumutong nung mga nawala yung sakit, matigas na. Eh, yung problema natin, ano, hindi naman nakaka-apekto, di ba? Maganda nung pandinig mo eh, ha? Wala nung problema. Wala nung problema eh. Ayaw mo nun. Balok nga ng doktor, lalayaan na yan eh. Pahirapan pa ako. Itong laging may sabit, yung kaliwa. Hello po? Ba't sa kanya style niya kung yung isang position? Tapos matagal, no, kunyari nakaganyan, isang position, tagal. Pag binaba niya na yan, umaani na siya. Parang malalak? Oo, parang naglalak daw. Hindi, nangyayari kasi ito, siyempre, katulad yan, business nyo, bigasan. Palagi siya nagbubot, umuusog to. Siyempre, puminabi. Siyempre, puminabi. Hindi, may tauhan naman kami. Siyempre, minsan talaga, pagka tayo mayari, kailangan natin tayo rin magtrabaho ng maayos. Sabay-sabay. Ganito yan, sir. Ang nangyayari kasi dyan, minsan bumababa yan. Minsan, di ba, pagka ang perspective ko, dati akong perspective ko dati, yung pananaw ko, pag masakit ang baligan ko, hatakin mo nga pa rin. Pinahatak natin, which is mali yun. Iangat natin, kasi, pag nagbubuhat ba tayo, umangat yung shoulder? Hindi, bumababa. Eh no, umuusog yan pababa. Kailangan yan, pataas, para kahit magdamag tayo nakaganito. Minsan, nasarap sa ginaganap. Sarili ko lang yan. Oo, iba nakikita mo. Ganon ang treatment, hindi yung mababa na, pinatako, di lalo na dislocate. Sir, tapos, sa balakang naman natin, meron ka ng osteoarthritis dyan. Hindi natin makikita yung mga ano, pag walang MRI yan dyan. I-consider na lang natin yung putok na yung disc nyo. Ganon yan. Kaya nakakaramdam siya ng ano. Tayo ka. Ito yung sa taas. Tayo ka? Wala. Day by day, ganito lang. Napapanood mo sa akin. Sige. Yun, kabila. Yun. Tapos na, nakabili ka na ng pau. Alam mo na yung diskarte para hindi na tayo. Kasi pagka napapabayaan natin yan, mauwi tayo sa Sibir. Parang... Ang nangyari, pag matagal kong nakaupo, pag tayo parang... Ngayon, subukan mo yan. Pagka nakarating lang. Pagka traction. Okay? Basta palagi lang. Parang...